presensya mo sa buhay ko'y lakas at patnubay ko. Pagsubok na lakarin ko'y tagumpay ang binibigay mo. Di nila alam na ang sekreto ko ay ikaw. Maglalakbay ako kasama ka, lalangoy ako sa lalim ng iyong mga salita. Lilipad ako para ng agila, tatakbo akong katulad ng usa, dahil alam kong ikay kasama ko. Yes, Jesus! Presensya mo sa Jesus, I believe, yes, God.
Waymaker,
Jesus, kami po ay lumalapit sa inyo, tinataas namin ang inyong pangalan. Naniniwala kami, Panginoon, na ang linggong ito, Panginoon, ay napakalaga at napakasagrado, napakabanal sa iyong paanan. At ngayon nga po ay sumasamba kami sa iyo, binibigay namin ang aming buong puso at ang mga pakikinggan naming mga salita mo, Panginoon, ay dalangin namin pagpalain mo, Panginoon, sa aming pakikinig at sa aming mga puso upang ito ay aming maisagawa sa aming buhay at maipakita namin, Panginoon, at magawa namin ang aming mga gampanin bilang mga asin at ilaw ng sanlibutan ito. Kaya sa inyo po kami nagtitiwala. Ito po ang aming dalangin sa aming pangalan po, Panginoong Jesus. Amen. 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 Magandang araw po at mapagpalang linggo sa ating lahat. Ngayon po tayo ay nasa ating tinatawag na online na ating home service sa ating Filipino services sa buong Singapore. Ginabati ko po lahat ng ating mga members at naniniwala tayo na ang Panginoon ay may gagawing napakabuti sa ganitong panahon ngayon. Bayaan niyo po na magbigay muna ako sa inyo ng ilang announcement before ko ihatid ang salita ng Panginoon. Unang-una, tayo po ay manalangin na itong online service or itong home Filipino service na ginagawa natin ay hindi lalagpas ng Abril. Na dahil alam nga po natin ang suspension po ng ating pananambahan ay hanggang sa huling linggo ng Abril o yung hanggang buong Abril. Masa po tayo at manalangin tayo sa Panginoon na pagkatapos po ng Abril tayo po ay magkikita-kita na muli sa ating mga facilities at sa ating mga halls. Isa pa po, ang ating mga newsletters ay matatagpuan po natin ito sa ating mga sa ating website at hindi lang po 'yon kung ano man po yung mga announcements na ating ipahatid sa bawat isa ay sa pamagitan po nating mga leaders ito po ay makakarating sa inyo. At pangatlo po, ito pong ating pagkakaloob. Alam po natin na meron tayong tinatawag na online giving at ito po ay pwede na nating gawin ngayon. Tama po na nangyari itong paggawa natin ng online giving before dumating itong sitwasyon na ating ginagalawan ngayon. Kaya in-encourage ko po ang bawat isa na magbigay po kayo sa pamagitan ng ating mga online giving. Kung hindi nyo po alam kung paano gawin ito, humingi po kayo ng tulong sa ating mga leaders or kaya sa mga nakakaalam na nandyan sa inyong tabi ngayon. Kaya in-encourage po natin ang bawat isa na manalangin at hindi lang po yun. Maging positibo po tayo dahil naniniwala tayo na ang Panginoon natin na nasa taas ay may ginagawa ngayon. Hindi po tayo nasa isang disadvantageous na sitwasyon, kundi nasa favor tayo ng Panginoon. Amen. Amen. Ngayong umaga po, ayan nyo pong basahin ko sa inyo ang ating sermon na ating pinamagatang When We Cross Over. When We Cross Over.
At ito po ay matatagpuan sa aklat ng Marcos, sa Book of Mark, chapter 4, from verse 35 hanggang 41. Mark chapter 4, verse 35 to 41. Hayaan niyo pong basahin ko ito. As evening came, Jesus said to his disciples, "Let's cross to the other side of the lake." So they took Jesus in the boat and started out, leaving the crowds behind, although other boats followed. But soon, a fierce storm came up. High waves were breaking into the boat, and it began to fill with water. Jesus was sleeping at the back of the boat with his head on a cushion. The disciples woke him up, shouting, "Teacher, don't you care that we're going to drown?" When Jesus woke up, he rebuked the wind and said to the waves, "Silence, be still." Suddenly, the wind stopped and there was a great calm. Then he asked them, "Why are you afraid? Do you still have no faith?" The disciples were absolutely terrified. "Who is this man?" they asked each other. "Even the wind and waves obey him." At ito nga po ang salita ng Panginoon. Alam nyo, itong title ng ating sermon ngayon, which is When We Cross Over, ay napaka-akma-akma sa ating kinalalagyang sitwasyon ngayon. Ngayon, alam natin na maraming tao ang nababahala or nag-aalala or yung iba ay masyadong kinakabahan at hindi alam kung anong gagawin. No, iba-iba po yung mga reaksyon at iba-iba yung mga situations ng ating mga kababayan, maging dito sa Singapore, sa Pilipinas, at sa buong mundo. No, ngayon, alam niyo po, itong binasa kong salita ng Panginoon ito ay napaka-akmang-akma sa ating sitwasyon ngayon dahil dito makikita natin kung ano yung mga matututunan nating mga aral ng salita ng Panginoon na ating magagamit para sa ating buhay ngayon, especially sa ating sitwasyon ngayon. Makikita natin na itong si Jesus ay nagbigay ng utos doon sa rumaragasang lakas ng hangin, dinagdagan ng ulan, dinagdagan ng parang bagyong matindi, at hindi lang yon, parang dilubyo. Ito ay madilim na madilim ang kapaligiran at dahil doon yung mga disipulo na nasa bangka ay natakot. At dahil natakot sila, ginising nila ang natutulog na ating Panginoong Jesus na kasama nila nung kasalukuyang iyon. At ang sabi nga nila, "Don't you care? Ano ba? May pakialam ka ba rito sa nangyayaring ito?" At ang sa madaling salita, ang tanong ng mga disipulo is, "Kasama ka ba namin?" Yun ang ibig sabihin nila, malamang. No? Ngayon, ang sabi ni Jesus, hindi siya nakipag-diskusyon o hindi niya piniliwanag kung ano yung sitwasyon. Alam natin kung anong sumunod na pangyayari. Pinahinto niya lang ang mga nagbabantang kalikasan na hindi makakabuti sa kanilang pagbabiyahe. Ngayon, meron tayong mga leksyon o mga bagay na ating matututunan dito sa binasa nating mga salita ng Panginoon na ito. At ito nga po yung gustong-gusto ko na maging word for this morning at this day sa ating lahat dahil naniniwala tayo na ang Panginoon no ay may itinuturo sa bawat mga sitwasyon na makikita natin sa Bible. Ano itong mga itinuturo ng Panginoon na ito? Unang-una, we sleep. Ito ay sa pandinig ay maybe nakakatawa but alam natin na ito ay may katotohanan. Sa kalagitnaan ng mga pagsubok o sa kalagitnaan ng mga dinaraanan nating sakuna o mga bagay na mga trahedya no o mga bagay na hindi mabuti sa ating kapaligiran o sa ating buhay, alam niyo ba na ito ay na makikita natin na ang Panginoong Jesus, bagamat bumabagyo, bagamat ang lakas ng hangin, bagamat malakas ang ulan, bagamat ang kalangitan ay nagdidilim, nakukuha niyang matulog. Ngayon, wag nating sabihin na ito ay dahil siya ay Diyos. Tandaan po natin na ang Panginoong Jesus, nung time na yon, siya ay tao. At siya ay katulad ng mga disipulo na nandoon sa bangka. Yes, alam natin ang Panginoong Jesus ay napakalapit sa kanyang Ama at araw-araw na nanalangin siya at ginagawa niya yung kalooban ng kanyang Ama,
Ngunit alam rin natin na hindi niya ginagamit ang kanyang kapangyarihan bilang Diyos, bagkus siya ay umaasa sa banal na Espiritu Santo at sa kanyang Ama kung ano yung ibibigay sa kanyang kalakasan at kapangyarihan habang siya ay nagmi-ministeryo sa mundong ibabaw, habang siya ay nabubuhay doon before siya ipinako sa krus. Kaya makikita natin na nung nandun siya sa boat, nasa bangka siya, kasama niya yung mga disipulo, siya ay katulad rin ng mga disipulo na tao na nag-iintay ng tulong at kalakasan mula sa Diyos. Ang kaibahan nga lang ng Panginoong Hesus sa mga disipulo ay ang Panginoong Hesus ay napakamalapit sa kanyang Ama dahil siya ay nananalangin at mahal niya ang kanyang Ama, ang ating Amang Diyos, at hindi lang yon, sinusunod niya ang kanyang Ama. At ito nga po yung sinasabi ko na napakagandang halimbawa na ipinakita ng ating Panginoong Hesus na kumbaga sa madaling salita ay gusto niyang tularan natin na sa kalagitnaan po ng mga pagsubok o ng mga dinadaanan natin mga trahedya o kaya ng mga kalamidad o kaya katulad nitong pandemic na ito na tinatawag nating coronavirus, we can sleep because Jesus were sleeping. At alam po natin iyon na ang Panginoong Hesus ay binibigyan tayo ng kapayapaan. Why do we sleep? Why we can sleep? Ito ay dahil sa ang Panginoong Hesus ay nagbibigay sa atin ng peace. Ay nagbibigay siya sa atin ng assurance. Nagbibigay siya sa atin ng assurance na hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Kaya ipinapakita sa atin ng Panginoong Hesus na during this time, we can sleep. Okay? We can sleep. Sabi sa verse 38, Jesus was sleeping at the back of the boat with his head on a cushion. The disciples woke him up, shouting, "Teacher, don't you care? We're going to drown." Nakita po ba natin yung contrasting na attitude, contrasting na expression? The Lord was at peace. He was sleeping in the boat. Pero yung mga disciples, sila ay out of peace. Wala silang kapayapaan. So, ano ang lesson na matututunan dito? Let's draw the peace that comes from God. Okay? At tanggapin natin yon, gamitin natin yon para sa ating situation ngayong panahon na ito. Secondly, we practice our spiritual authority. I'll repeat, we practice our spiritual authority. Ang ibig po sabihin noon, meron tayong spiritual authority over nature, over our situations. At naniniwala ako na yun ang ipinakita ng Panginoong Hesus nung kasalukuyan na silang lahat na nandun sa bangka ay mistulang lulubog na. No, at mistulang kakainin na ng dilubyo o ng bagyo o whatever na tawagin natin iyon. Ngunit alam niyo ba na tayo, katulad ng Panginoong Hesus na ngayon ay nasa kanan trono ng ng kanyang Ama, ay may authority, meron tayong kapangyarihan, meron tayong magagawa, meron tayong kapangyarihan na labanan lahat ng mga bagay na hindi makadiyos. At hindi lang yon, labanan yung mga bagay na gustong humadlang sa ating buhay. Kaya nga sabi sa verse 39, when Jesus woke up, he rebuked the wind and said to the waves, "Silence, be still." Suddenly, the wind stopped and there was a great calm. So napansin niyo ba yun na ang Panginoong Hesus may otoridad siya, may kapangyarihan siya na bawalan o kaya sabihan kahit na ang kalikasan? So kung yung kalikasan kayang sabihin ng Panginoong Hesus, siyempre, kahit yung sitwasyon natin sa buhay, kaya niya ring sabihan. Di ba? So in the same way, gusto nating tularan yung ginagawa ng Panginoong Hesus na yun na meron siyang kapangyarihan sa kalikasan at sa bawat sitwasyon na kanyang ginagalawan. And I tell you, gayahin po natin ang Panginoong Hesus sa bagay na ito. Gamitin natin ang kapangyarihan natin na utusan ang sitwasyon and sabihan, halimbawa, ang coronavirus to be away. And to be silent, and to be still, no, and to be gone in Jesus' name. Tama po ba? So naniniwala tayo na meron tayong authority to control at bigyan ng peace yung ating sitwasyon sa buhay. Pangatlo, we live, we move with our faith. Ulitin ko po. We live, we move with our faith. Ano pong ibig sabihin nun? Alam nyo, sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano o tinatawag na mga mananampalataya ng Panginoon, sa salita pa lamang na mananampalataya, ito po ay
nagbibigay na sa atin ng malinaw na halimbawa at malinaw na nakaisipan na dapat tayo ay araw-araw ay nananampalataya sa Kanya. Ang ibig po sabihin is, yung buhay natin na gumagalaw o ginagalaw natin sa araw-araw o yung buhay na kinukonsume natin sa araw-araw ay kinukonsume natin to na may pananampalataya. Yung buhay natin na ginagamit natin araw-araw, yung buhay natin na ipinangtatrabaho natin, ipinang-aaral, ipinang-tataguyod sa pamilya, and especially sa ministry rin. Lahat ng ito, ginaganap natin ito ng may pananampalataya. Kaya alam nyo, nung pagkatapos na pigilin ng Panginoong Jesus o sabihan yung kalikasan na tumahimik, alam nyo ba, pagkatapos nun, tinanong niya ang kanyang mga alagad, ang mga disipulo, at ang sabi niya, dito sa verse 40, then he asked them, "Why are you afraid? Do you still have no faith?" So doon pa lamang makikita na natin yung factor, yung thing na kailangan ng mga disipulo. Hindi extra power, hindi yung mga skills about martial arts or anything na mga natural, hindi about being intellectual or being genius on how to survive in the sea, hindi yon, kundi faith. Kailangan ng faith. Alam niyo po ba, kahit sa panahon natin ngayon na may pandemic, no? Yes, naniniwala tayo sa ginagawa ng ating mga gobyerno, and we are so proud. We salute them, no? Lahat ng gobyerno sa buong mundo, ginagawa po ang nararapat upang masawata at mapigil yung mga pandemic na ating dinadaanan ngayon, like itong coronavirus. But you know what? There is greater thing than great administration, than great management, than great thinking. You know what? It's called faith. Ang tawag doon ay pananampalataya. Yes, nagdidepende tayo sa ating mga pamahalaan, sa ating mga pinuno, at napakabubuti nila. Ginagawa nila yung mga nararapat. Ngunit alam nyo ba, makakapagpatahimik lang sa ating sitwasyon, definitely, and most especially is ang Panginoon. At naniniwala tayo na kapag ang authority natin na nanggagaling sa Panginoon ang nangusap at nagsalita, no, sigurado, titigil ang lahat ng mga masasamang bagay na nangyayari ngayon. So why not gamitin natin ang pananampalatayang ito? Why not mamuhay tayo ngayon, lalo na sa panahon ngayon, ng mas maraming pananampalataya, mas matatag na pananampalataya, kasi ito yung hinahanap ng ating sitwasyon ngayon. At ito yung sinasabi sa atin ng Panginoong Jesus, na huwag tayong mabahala, huwag tayong mag-alala, but rather, tayo ay manampalataya sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba? And alam nyo, we should not fear, hindi tayo dapat matakot, no? But rather, we pray that our faith in God through His Son Jesus will increase. Amen po ba? Naniniwala tayo na kung hindi tayo matatakot sa mga sitwasyon ngayon, but rather, mananampalataya tayo sa Panginoon. And you know what? Actually, hindi lang coronavirus ang pinag-usapan natin. Anything else na ating pinagdadaanan sa buhay ngayon. So, sometimes there are bigger things than coronavirus, and we know that, right? So yung iba hindi yun ang problema, yung iba ito yung problema, yung iba mas malaki, yung iba mas maliit ng konti. Pero alam nyo, pag sama-samahin man natin ito o ikumpara sa bawat isa, iisa lang ibig sabihin. Kailangan natin ng pananampalataya. Kailangan natin na mamuhay at gumalaw ng mas may pananampalataya, especially sa panahon na ito na tinatawag tayo ng Diyos na lalong manampalataya sa Kanya. So ang sabi dito sa verse 41, the disciples were absolutely terrified. Nakita nyo yung napaka-negative na expression na yon. They're absolutely terrified. Pero alam nyo, na-terrified sila kasi nagmi-mix emotion na sila. Hindi nila alam, kanina natatakot kami dito sa kalikasan na ito. Yung dilubyong dumaraan sa amin. Ngayon naman natatakot kami dahil ano ba itong nakita naming himala na ginawa ng Panginoon. Alam nyo, ganun yung nangyayari sa atin kapag yung bang inaano pa natin, inaayos pa natin yung pananampalataya natin. So sa madaling salita, binibigyan tayo ng Panginoong Jesus ng pagkakataon na i-calibrate, no, itono, no, at idiretso at ayusin ang ating pananampalataya. Dahil alam nyo ba, iisa lang ang dapat nating katakutan. At sino yon? Ang Panginoong Diyos. Kaya nga sabi, yung fear of the Lord, no, is the beginning of wisdom. And fear of the Lord ang magbibigay sa atin rin ng salvation. Alam nyo, ililigtas tayo ng Panginoon kapag tayo ay marunong matakot sa Kanya. Instead na katakutan natin kung ano yung mga nangyayari dyan, ang fear of the Lord ang kailangan natin. Amen? And alam nyo, ang sabi din sa verse 41, the disciples were absolutely terrified. Who is this man?
They ask each other, even the wind and waves obey him. Why? Because he had the authority. And alam niyo ba, same with us, we have the authority in Christ Jesus because Christ is in us. The same authority that he used when he stopped, when he made these waves, this wind, be still, no? Sinabi niya, no? Ginagamit niya yung authority na yun, gagamitin rin natin yon. Amen po ba? And sabi nga, who is this man? Who is this man? And I think you know the answer. He is the Lord Jesus, our Savior. Ulitin ko po, he is the Lord Jesus, our Savior. Alam niyo, sa panahon natin ngayon, napakahalaga, natandaan po natin, si Jesus lamang ang ating tagapagligtas. Siya lamang ang may kakayahan na magpahinto sa mga bagay na hindi nakakabuti sa atin o hindi ayon sa kanyang kaharian. At naniniwala ako na ang Diyos ay hindi natutulog. Hindi siya natulog, hindi natulog si Jesus dahil gusto lang niyang i-ignore yung nangyayari. But rather, gusto niya ipakita sa atin na walang ibang kapangyarihan ang mas makakadaig sa Panginoon. At kapag tinawag mo siya in the same way na tinawag ng mga apostol, ng mga disciples, si Jesus na siya ay natutulog, makikinig siya. Gagawin niya ang nararapat. So why not? Ngayong araw pong ito, tumawag po tayo sa kanya. We are not just talking about coronavirus. We are talking about many things. All of our concerns in life. No? Kasi hindi lang naman coronavirus ang concern natin. There's so many things, right? But yet, alam natin, whatever it is, God will deal with it. And God will give you your victory, your release, no? Yung kalayaan mo, yung freedom mo, at yung kapangyarihan mo, He will give you enough power to fight against it through the Holy Spirit. At naniniwala tayo rito, ang Panginoong Jesus ay nasa sa atin. Amen po ba? So ngayong umaga pong ito, ngayong araw na ito, manalangin po tayo at kayo po ay aking pangungunahan sa panalangin at naniniwala ako na maging yung mga nakikinig sa atin ngayon, lahat kayo na nanonood ngayon ng itong sermon na ito, kung sino man sa atin ang gustong tumanggap sa Panginoong Jesus bilang iyong tagapagligtas, papasukin siya sa iyong puso at angkinin siyang iyong Panginoon at hari ng iyong buhay, gawin mo na ngayon. Kasi alam mo bakit? Dahil siya ay naghihintay sa pintuan ng iyong puso upang ikaw ay iligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ipapanalangin kita ngayon at habang ako'y nanalangin, sundan mo ang aking panalangin. Panginoong Jesus, naniniwala po ako na ako ay binibigyan ninyo ng buhay na walang hanggan. Naniniwala po ako sa ginawa niyo sa krus na kung saan kayo ay nahirapan, namatay, at ang iyong dugo ay dumanak sa lupa. Naniniwala po ako na ikaw ay muling nabuhay sa ikatlong araw at ngayon ay nakaluklok sa kanang trono ng iyong Ama na aming Diyos. Naniniwala po ako na kapag ako po ay humingi ng kapatawaran sa aking mga kasalanan, ako iyong patatawarin. Kaya ngayon po, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan at tinatanggap ko po kayo bilang Panginoon ng aking buhay. Kayo na po ang maghari sa aking buhay ngayon at magpakailanman. Sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus, ito po ang aking dalangin. Amen. Kung ipinanalangin niyo po ang bagay na ito, ay naniniwala ako na meron kayong kaligtasan. Natanggap niyo na ang salvation na nagmumula sa ating Panginoong Jesus. At ngayon nga po, hayaan niyo rin na ipanalangin ko ang bawat isa, generally, para sa lahat ng ating mga concerns and blessings as well para sa bawat isa. Panginoong Jesus, dinadalangin ko po na pagpalain niyo, Panginoon, lahat ng mga nakikinig ng sermon na ito, lahat ng gustong tumanggap ng iyong salita. At ngayon nga po, Panginoong Jesus, dinadalangin ko na pagpalain niyo ang bawat isa. Lahat ng nasa bahay na nakikinig, nanonood ng sermon na ito, at sa lahat ng kahit nasa labas na siyang nanonood, kahit sa kanilang mga smartphones, sa kanilang mga laptops, Panginoon, bless them. And I pray, O God, that you will give us the peace that comes from the Holy Spirit and will give us protection and healing, especially sa mga may sakit, Panginoon. And Lord, we need your peace. So give us your peace right now, O Lord. At ang joy, at ang lahat, Panginoon, ang blessing na kinakailangan namin
para sa panahon na ito. Alam namin na ibibigay mo lahat ng ito, and alam namin na ang favor mo, Panginoong Jesus, ay nasa aming lahat. Bless all of us, O God, and we pray na kayo, Panginoon, ang mag-iingat sa amin. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan mo po, Panginoong Jesus. Amen and amen. Ngayon po, tayo po ay tapos na sa ating sermon. And maraming salamat po sa inyong pakikinig. And we will see you again next Sunday sa ating pong online o sa ating recorded na video. And God bless you all. Maraming salamat po sa inyong lahat.